Bata pa lang, ay may natatangi ng talento na ipinakita si Rizal, tulad ng pag-uhit, pagpinta, at paglililo. Sa edad ng 8 taong gulang, ay kanyang isinulat ang tulang sa aking mga kabata na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanyang sariling wika. Hinding-hindi makakalimutan ni Pepe na ang alaala ng kanyang ina na si Tidora o kilala sa tawag ni Tantang Sora ang turo nito sa alpabetong Pilipino at ang kanyang kwento ukol sa gamugamo. Ang pamilya ni Jose Rizal ay kabilang sa pangkat na prinsipalya at isa sa mga kinikilalang pamilya sa Calamba. Ang magkakapatid na Rizal ay pinagbubuklod sa pamamagitan ng tali ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang mga kapatid ni Jose Rizal na babae ay pinapangunahan ni Nasa Tornina at Narcisa, kasunod din na Olimpia, Lucia at Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad, at ang kaisa-isa niyang kapatid na lalaki na si Pasiano. Ito ang ating magiging lihim na kasunduan. Pupunta ka ng Europa para mag-aral ng medisina at upang gawin ang narapat para sa ating bayan. Kuya naman, maiiwan ako dito para mag-alagi kina Nanang at Tatang at mamahala ng Bukirin. Hindi muna ako mag-aasawa. Kuya, bakit hindi kayong pumunta doon? At bakit ako ang papupunta inyo? Dahil ikaw ang higit na makikinabang sa Europa. Doon matututo pa at malaya mong maipapumuka ang baho ng pamalang kasila dito. Kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lang ako may pasya nito. Pinag-usapan namin ito ng ilang kapanali. Padadala ka namin ang gastos ng buwan-buwan. Pero paano si Nanang at Tatang? Tiyak akong hindi sila papayag mo. Huwag na muna natin sabihin sa kanila. Malalaman lang nila pag nasa Europa ka na. Paano si Lingo? Pepe, bakit napakarami mong tanong? Ang sarili mo lang mag-iisipin mo? Mga mapupungoy na mata na tila'y mga bituin sa langit na nagniningning sa gabing madilim. Nangungusap na para bang lahat ay karikitan at kasiyahan lamang. Mga labi na malarosas na magsisimbolo sa wagas na pag-ibig. Mga pisngeng tila'y isang namumukadkad na bulaklak na dalisay at tahimik sa hardin. Mga ngiti na animoy anghel na bumaba sa lupa upang magpaglaganap ng kabutihan. Larawan ng isang dalagang Pilipinang puno ng kabutihan, mapagmahal sa pamilya, maunawain, mapag-aruga, at higit sa lahat, matapat. Siya ang aking nag-iisang Leonor Rivera. Minasulat ka bang bagong tula? Mailan. Tulaan mo naman ako. Ikaw ang liwanag at apoy. Ang aking tubig at pagdaloy. Ngiti mo'y kislap na bituin. Titig mo'y gabing maningning. Kung kaya't di na nakapagtataka, sa kanya ko'y sinabuhay at ibinase ang karakter ni Maria Clara, ang sinisinta ni Crisostomo Ibarra. Tumulong kasintang katapatan. Abutan man ang liwanag, ika'y pagmasdan. Ang kaylayo't lugmok na bayan, mga animo, ika'y may pagsa sa larangan. Pagkatapos ng ilang taong pag-aaral ng medisina sa abroad, kung saan ang kanyang malayang kaisipan ay mas naliwanagan pa, lalong-lalo na sa konsepto ng kalayaan mula sa mapanglubig na mga dayuhan. Kung saan ang pagkamakabansang prinsipyo niya ay mas lalo pang umalab na tira isang apoy na lumiliyab sa lugar na binubulag ng kadiliman ng kasakiman. Sa mga pangyayaring naganap sa kanyang bayan, ang mga ito ay nag-udyok sa kanya upang umuwi sa kanyang lupang sinilangan at gawin ang mga dapat matagal nang ginawa. Hay naku Pepe, matagal nang may dinadamdam sa mata si Nanang, pero ayaw niya din daw magpa-opera kung hindi ikaw. Sabi ko na nga ba, sa kabila ng iyong pagtutol, Nanang, alam kong
gusto mo rin ako makapagtapos. Hayaan mo, Ina. Gaya ng pinangako ko, ibabalik ko inyong panin. Panay kasama na kalungkutan lamang ang aking isipita. Hindi na bari tuloy na akong mabulat. Ano'y gusto? Mr. Rizal. Alam ko. Maupo ka. Muchas gracias. Ang buhay ko pala'y nakasalanan sa iyong kamay. Uunahan na kita. Nakaunti pa lang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kukunti na lamang ang natitirang pagtitiwala sa batas. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan. Ang pangalan mong napili ko. Bakit? Pamilyar. Kapatid ko si Jose Rabiel. Ah! Si Kokayo. Kamusta na siya? Alam siya yung nagkwento tungkol sa inyo. Sana ipawak mga magagandang lahat. Marami akong hindi mapaniwalaan. Kaya na? Hindi naman lang kayo ang opinion ko tungkol sa inyo. Na ano? Na kayo isang ere, filibustero, subversibo at walang utang na loob. Walang utang na loob? Kanino? Sa Espanya, na pinapuntahan mo na lahat. Pati rin ang iyong edukasyon. At sa kanya mo rin ba natutunan ng iyong edukasyon? Kaso mo ang pinag-uusapan dito. Yung sa bagay, tama ka. Marami akong natutunan sa kanyang universidad. Lalo na dito sa universidad sa Pilipinas na pinapatakbo ng mga pride. Natutunan ko na hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Doon pa man, mahilig ka lamang magka ng pader. Lalo na kung ang pader ang hindi nasasabi ng makapuhan. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. At sa hangganang ito, sisikapin kong ikintal ng buong katapatan na walang itinatanggi. Itataas kong lambong na nagtatago sa kalinisan na pinagkakasakit ang lahat sa katotohanan. Maging ang pag-ibig sa sarili. Sapagkat bilang anak, alam ko ako ay may sarili ding pagkukulang at kahinaan. Sa aking mga nobela, pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng ating bayan, ang aming mga karaingan at kalungkutan. Si Crisostomo Ibarra, inilagay ko ang aking mga mata, ang aking katauhan sa kanya, kung kaya't pareho kami nang nakikita. Ang kanyang pakay ay pagbabago, ngunit siya'y nabigo. At dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, siya ay napilitang magdalawang ino. Senyor Ibarra! Simon, ikaw si Basilio? Meron na po silang pulusan. Kayong mga kabataan, nananag-denigrate. Humihingi kayo sa Espanya ng pantay na karapatan. Pero ang hinihingi nyo ay kadena! Gusto nyo, maging Kastila din kayo. Hindi nyo nakikita nang pinapatay nyo ay ang inyong pagkamakabansa! Ano ang inyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang pagkataot, kalayaan? Ang lahat sa inyo ay hiram lamang. Pati na ang inyong mga depekto. Mamamatay kayo bago pa man dumating ang inyong kamatayan. Ang mga pride, sila nagutos ng pagkatigo. Isa akong pangalaman, kalaban ko. Pero sa pagsusulat mo, pinapakita mo naman ang panig mo. Para naman ang panig mo, Friday, na mga Kastila. Hindi ba responsibilidad ng isang manula na isulat ang tawi katotohanan? Ayon sa komisyon ng sensura at kinakalaban ng iyong nobela ay ang gobyerno, ang riyon, ang mga Kastila kawalin ng katarungan at karangalan ng Espanya. Napakarami ko nang kinalaman. Kaya minabuti nilang ipagkawal ang pakiprenta at pagbenta ng libro mo sa Pilipinas. Lahat ng bagay na sinulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na sinulat ko, matatagpuan ang Pilipino ang kanilang mga sarili. Pati na kanilang kasaysayan sa lumipas ng 10 taon. Isang gabi kung saan ay tila'y hindi nais ng buwan ang umiti at ang mga talay nagtatago sa mga lilim ng ulap na nagbabadya ng isang hindi magandang pangyayari. Dalawang indio ang tila'y sigasig sa pagbubungkal ng lupa sa hindi malamang kadahilanan. Grabe! Ang baho! Hindi ko na makaya yung amoy!
Bakit pa pinapaukay ito? Ipatay na rin naman ito. Inutusan tayo ni Padre Damaso na ilipat ito sa ibang libingan. Sino ba ito? Isa raw mamamatay tao. Ang sabi-sabi, isa itong marangal, matapat at may pananalig sa Diyos. At may kaisa-isa itong anak na pinapaaral sa Europa. Ganun ba? Paano pag bumalik yung anak? Disanin na natin ang bangkay ng kanyang ama. Bahala na. Sige! Sige na lang yung lumapit kung ayaw yung madamay. Ang baring ito ay malugod na tinanggap ng aking ama sa aking pamamahal. Pinakain, pinihisan, at itinuloy ang isa kay Mitch. Pero anong ginagawa nito? Siniraan niyang aking ama, ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kung siya'y makulong at kalaunan ay mamatay. Pero hindi pa siya nakontento. Pinahukay niya ang libingan niya sa sementeryo at itinapon sa ilog. Ngayon, sino anak ang hindi magagalit? Ganito ba ang panasipahan? Ang dapat sa'yo, mamatay! Itasalubas! Itinulong nila. Pinatay nila, hinukay sa libingan, itinapon. Yan ang ginawa lang yung mga kababayan sa karangalan at kasaysayan ng aking lahi. Hindi naman siguro kasama ang lahat, Lizal. Ilang taon ka na ba dito, Tagbiet? Bakit? Pareho ba tayong nakikita? O meron kang ayaw makita? Anong nagbigay sa'yo ng karapatang magsulat ng sinusulat mo? Naranasan ko ng lahat, Tagbiet. Nawalan na ako ng asawa at anak at pamilya at ng karangalan at kalayaan. Itinapon nila ako. Pinagtaksilan nila ako. Niloko nila ako. Akala mo superior ka? Dahil nagdaan ka na sa hirap. Ang hinihingi namin ay pagkapantay tayo. Isama pa yung pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at buhay si Vito. Makilala ang Pilipino bilang kapantay ng mga Kastila. Noong Hulyo 17, 1872, alas 7 ng gabi, sakay ng Bapor Cebu, dumating si Rizal sa dapitan Zamboanga del Norte. Nararamdaman niyang napakalungkot ng dalampasigan, napakadilim ng paligid at tanging liwanag lamang ng gasera ang nagbibigay liwanag sa paligid na puro damo. Pero taliwas sa inaasahan, kakaibang buhay ang sinapit ni Rizal. Nung nanalo siya sa loterya, ito'y kanyang ibinili ng lupa kung saan siya gumawa ng dam na magbibigay katubigan sa kanyang mga lupa. Maliban dyan, siya'y nagpatayo rin ng ospital at klinika kung saan kanyang ginamot ang kanyang mga kababayan sa dapitan. Siya'y nagpatayo din ng paaralan kung saan siya'y naging guro mismo na nagtuturo ng libre sa mga kabataan. Tinuruan din niyang kung paano ang tamang pagsasaka at maging negosyante ng abaka ang mga mamamayan sa dapitan. Pero higit sa lahat, ang makabuluhang pangyayaring naganap sa ating bayani sa dapitan ang makilala ang babaeng muling magpapatibok sa puso niya ang tila isa sa mga bagay na lubos niyang ipinagpapasalamat. Si Josephine Bracken, anak ng banyagang mula pa sa Hong Kong na sadyang dinayo pa ang dapitan para lang ipagamot ang lumalalang kalagayan sa mata ng kanyang ama. Limid sa kaalaman ng lahat, si Josephine Bracken ang naging kabiyak ng ating pambansang bayani. Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay nagbunga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay binawi rin sa kanila. Bagkos sa kanyang sinimulan at natulungan, lahat ay may katapusan. Mangyayari ang isang pangyayaring tatatak sa buong kasaysayan ng Pilipinas at sa mga kaisipan ng mamamayang Pilipino. Paalam ating bayang mahal, lupang minahal ng araw, perlas ng silangan, ang aming nakalimutang paraiso, ikinagagala kong ibigay sa iyo. Itong hamak
at matamlay kong buhay. Kung ito ay maging mas makinang, mas sariwa, mas dalisay, ito ay ibibigay pa rin sa iyo. Ito ay ibibigay pa rin para sa kabutihan mo. Sa kuta ng digmaan, sa deliryo ng labanan, ng buhis ng buhay ang iba, ng walang dudat na alinlangan, hindi na mahalaga kung saan. Cyprus, Laurel, Olirio. Hangad ko sa buhay ang masidhing pangarap na bago pumanaw, ang kaluluwa ko'y sisigaw. Mabuhay, o kay gandang mahulog para makalipad ka, ang mamatay para ikay mabuhay, ang mamatay sa ilalim ng iyong langit, nakahiga sa iyong lupa na tila sa paghimbing. Kung sakaling makita mo sa aking libingan, sa talahib, sa payak na bulaklak, haplusin ang iyong labi at ay halikan. Kahit nakahiwalay, nadarama ng aking mukha, ang iyong kalinga, ang iyong hininga, at sa iyong hininga, ang apoy. Ipagdasal natin ang lahat ng suwing balat na ipasan na hinagpis ng kahapon. Ipagdasal natin ang lahat ng suwing ina, na buhay sa kapaitan. Ang mga sawian ng asawa't anak, ang mga pinahirapan. At sa'yo, ipinagdadasal ko ang iyong pagkatubos. Pag ang libingan ko'y nakalimutan na, at di makahanap ni krus, ni bato, hayaan niyo siyang mabungkal at mahukay. Hayaan niyo bago mawala ang aking abo. Maging alikabok, maging lupa muli. Wala sa akin ang mawala sa inyong mga langit. Ako'y magiging tinig, malakas at matunog. Ako'y magiging ilaw, simoy at kulay. Maging bulong, kanta, daing at paulit-ulit kong bibigkasin ang aking pananalig. Lupa kong hinirang, tanging hinagpis ng lahat ng aking hinagpis. Pakinggan mong aking paalam. Mahal kong Pilipinas, sa'yo na aking pamilya at lahat ng aking mahal. Mangunguna ako sa lupa na walang alipin, walang berdugo, walang mang-aapi, kung saan ang paniniwala ay di nakamamatay, kung saan ang Diyos lamang ang siyang hari.